Balita talaga. Pare-pareho. Hindi nagbago. E noong 1989, halos ganito rin ang balita sabi nila Jimmy at Cesc. Jimmy and Cesc, hindi mo na naalala, no? Pagdating sa balitang may halong comedy, the best syempre ang 6 o'clock news. And guess what? Yan ang featured show natin today. I'm Drew, and you're watching Retro TV. Magandang gabi, Bayang Maguliw at Perlas ng Silanganan. Lunes na naman po ng gabi at nandito kami ni Binibining Lillian Polly, katubusan ng Labaybay. Ako yun ah, kinoong San Isgera. At magandang gabi din sa inyo, Lupang Hinirang. Upang ihatid sa inyo ang ika-105 ka-episode ng 6 o'clock news o sa Tagalog, Oras ng Malitang May Sakit. Ibig sabihin, ito ang unang episode ng ikatlong taon ng 6 o'clock news. Ikatlong taon? O sa inip, third years? Hindi third years. Hindi third. Gaya nito. Third years. Yan. Third years? Yan. Eh, di siyempre. Ano pa? Dahil katatapos lang natin ang ating pangalawa o sa Bisaya, second year. Yaya, he's so cute. May bonus kaya? Ano? Ano ka? Pang-congressman, walang iniisip kundi bonus? Pwede ba, Lillian, for once in your life, bayan muna ang isipin mo. Bayan! Natuturete na nga ako sa kakaisip. Paano naman, panikulit sa akin ng pare kong si Trish dahil may utang daw ako sa kanya. Kahit wala naman. Bayan, hindi bayad. May ko po. Minsan lang humilit, pahiya pa. Balik 6 o'clock news po tayo. Kung ayaw niya, di kami na lang. Ang ating balita ay nanggaling sa ilalim ng tulay kung saan ayon sa ulat ng aming police reporter na hindi reporter at hindi rin police, kundi at chismosong naka-standby sa himpilan ng pulisya. Binigyan ng drug test ang lahat ng pulis sa Maynila upang alamin kung sino-sino sa kanila ang gumagamit ng mga bawal na motga o gamot. In fact, ang una-unang binigyan ng drug test ay si Police General apelyido Lilim na hindi kamag-anak ni Mother Lilim. Uyul! Toyo yan eh! Toyo yung otak mo! Ayon sa mga pulis na nakapanayam namin, wala naman daw silang tutol sa drug test. Bagamat hindi daw sila nabigyan ng sapat na panahon para mag-aral. Wala talaga. Mabuti pa raw sa high school dahil every time may test, binibigyan pagkakataon mag-review ang mga estudyante. Maganda ako, bayan. Nandito po tayo sa harap ng isang kwarto kung saan magaganap po ang drug testing ng mga pulis. Sa inyo na hindi ho nakakaalam, ano, eh, ginagawa ho itong testing na to dahil sa laganap na po ang paggamit ng mga drugs o mga ipinagbabawal na gamot tulad ng heroin, ng cough syrup, ng damo, at saka... Sandali lang mga kaibigan, at tila papalapit na po ang mama na siya hong may kinalaman dito sa drug testing na to. Este, mama, kayo ho ba ang... drug expert. Sa Tagalog, expert.
perk. Get it? At, alam mo, kaya ako narito para tiyakin kung tama ang pagtitest ng mga pulis sa mga drugs nito. Yan, ito. Dahil malimit makakumpis kang mga pulis ng mga drugs. Pero, bago sila makapagsampa ng kaso laban sa mga adidik, kinakailangang malaman nila kung ano ang drugs na ginamit. Now get this! Get him! Dead or alive! Do you understand? Yes, sir! Okay! Kaya, gagawin natin ang pagtitest. Patrolman! Magagamit natin kay Patrolman Raquel. Patrolman Raquel. Bayasa mo na. They try to tell us we're too young. Uyo sa mga pen, alam ko ang drugs na ginamit niya. Ano po? Ito ay cop syrup. Banata mo. Yes, sir. At hulaan ko kung anong drug niya. Ano yung drug niyan? Mama, ano yung drug yan? Humahaling, eh? Nag-aasta ko parang kalesa. Kabayo! Mama, ano yung drug yan? Ang drugs na ito ay... Jamal! Ito naman ang Banshee. Patrolman Chitay kami. Ikaw ang gumamit nito, Patrolman Chitay. Balata mo, pare. They try to tell us we're too young. Too young. Alam ko na ang ginamit niya. Itong brand Z. Ito ay... Shabu! Shabu? Shabu. Dahil pasyabog siya ng pasyabog. Paputok siya ng paputok. Shabu? Shabu. La 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 la. Shabu? Shabu. Shabu. Ito mama, curious lang ako, no? Gusto ko malaman pa paano naman kayo naging expert nito sa bagay na to, ha? Obvious, ma. Next question, please. Magkano naman ho ang suhol sa inyo para sa trabahong ito? Maliit lang. In fact, in kind. In kind? Yes, in kind, hindi pera. In kind. Shabu, shabu. La 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 la. Shabu, shabu. Ganun pa man tungkol sa isyo ng illegal drugs o bawal na gamot, eto ang aming payo sa mga kabataan ngayon. Just say no. O sa Tagalog, tanggalin ang mga basilita. Julia?
Alam niyo bang dalawa sa Wacky Cast ng 6 o'clock ay nagdidirect na ngayon ng show sa IBC 13? Si Manny Castaneda ang director ng Celebrity.com. Samantalang si Chris Adale naman ang director ng A Taste of Life. O diba, bilang sila expert sa pagpapatawa. Official po ang report na susunod. Ano? 50-50 na po ang ating daigdig! Dahil sa tao! Sa kapabayaan at sobrang pagsasabantala ng tao! Sa walang humpay na pag-aaksaya at walang poknat na pagkakalat ng tao sa kanyang kapaligiran! Sabi nga ng isang magazine, it's just a matter of time. Ang mismong daigdig na mundo ay isa sa mga naniniligro na isda o sa Ingles ay endangered species. In fact, hindi lang ang mga isda, kundi pati na rin ang mapawikan, ang panda, koala, kamaraw, agila at magagandang pelikula. Naniniligro din ang iba't ibang klase ng palay, ng gulay at pati na ang damo. Maraming tao ang namimiligro. Halos hindi na natin makita ang doktor na manggagamit, ang teacher na nagtuturo, ang public servant na nagsisilbi at ang nationalist na makabayan. Ang iba sa kanila'y nag-abroad na meron nagtitinda na lamang ng longganisa. Ang ating daisig na mundo, matutuloy na kaya? Sabi nga ng ating planetang Earth sa Mercury, pabili naman ang gamot to. Marito po ang 6 o'clock news dito mismo po sa kalawakan ng space upang makita natin ang ating daigdig. Alam niyo naman po na kapag nakaapak tayo sa lupa, hindi po natin makikita ang mukha niya, ang kanyang malungkot at kaawa-awang mukha. Ayan po, umiiyak po siya. I-interviewin po natin siya, no, ang ating endangered planet, ang ating battered ship, Earth. At kung sa Tagalog po ay ang MV Doña Marilyn del Mundo Viuda de Paz. Kumusta po kayo, Doña del Mundo? Siguro naman nakikita mo ngayon na hirap sa hirap na ako. Hirap na ako. Bakit po? Ito paano? Napakarami at pagkaiitin ng mga usok mula sa pabrika at sasakyan. Naiinitan ako. Bakit po hindi kayo lumipat doon sa no smoking home solar system? Ano ang tingin nyo? Hindi lang naman yan. Pati yung mga basura. Basura? Napakaraming basura. Mga basurang pagkababaho at nakakalaso na pa. Mga asido at nuclear. Nangangati ako. Gusto niyo, isprayan ko kayo ng insecticide, o ano? Ineng, pwede bang mag last request? Sige, manawagan mo kayo. Baka naman, pwedeng ipaalam mo din sa mga kasama mo na tigil-tigilan na nila yung pag-ahit sa buhok ko. Ahit
sa buhok niyo? Oo, sa mga puno at kagubatan. Ayan, naririnig niyo ang mga puno. Malapit na akong makalbo. Yan ang hindi ko gusto marinig. Baka hindi nagtumubo uli. Siya nga pala, baka pwedeng isa pang final request. Ah, sige, manawagan mo ba yun? Sige, sige. Eh, kasi inay, napakarami na ninyo. Baka naman pwedeng konting, sinay sa... Sige, sabihin nyo. Yung, sige. Yung... Sige, sex. Ay, narinig nyo, alam nyo yan, ha? Ang aling mga mama, ayan, ha? Ay, manuling, ha? Ay, alam... Inay, paano eh? 5 billion na kayo! 5 billion? Oo! 5 billion? Eh, bakit to? Ayaw nyo na ho sa amin? Ayaw nyo na ho sa tao? Ah, hindi naman sa ganoon. Eh, kaya lang eh, nahihirapan ako ng gusto. Eh, napag-isip-isip ko na mga 5 bilyong tao is equals to mga 10 bilyong paa! Sampung bilyong paang umaapak sa'yo Dati parang paraiso ang daigdig ng tao, ngunit ngayon niluray ng gusto, naglaho ang ganda nito. Tubig, hangin ay nilason, punong kahoy pinutol, hayop, ibon ang lahi nilipol ng taong sobra ang dulong. Kaya ngayon mayroong tagtuyot na gutom at peste sa tuwina. Paano naman mga bombang nukliyar nagkalat ng duming kemikal? Huwag muna kayo mag-a-abroad. Babalik si Sunny kung hindi pa siya nasisilaw ng dollar. Adios, patria adorada. Joke, 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 joke. At ngayon, mga kabayan, para sa ating pangunang editorial sa taong 1989. Kung 1988 pa ang kalendaryo nyo, abay, gumising na kayo, palitan nyo na. Baka maiwanan kayo ng panahon, kayo rin. Kaya nga ng piloto ng Libya bago siya pinabagsak ng Marcano, Tempus fugit. Sa Ingles, time flies. Sa Tagalog, buisit na langaw. At akmang-akma ang paksa ng ating editorial ngayon sa okasyong ito dahil ang ating pag-uusapan ay walang iba kundi ang tinatawag sa Ingles na patriotism. Sa Tagalog, pagka-makabayan. Ano ini? Let us resolve to relive the patriotism of the past. Bakit mahalagang pag-usapan ito sa bungad ng bagong taon? Let us renew our commitment, diversity in the name of freedom,
but unity for the sake of our country. Kari, 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 Kari. Yan. Yan ang problema ng mga Pilipinoy ngayon. Hoy Diaz, abaya. Pati pak na mahal na mga mamamayan sa bayan. Akala? Love team na gimmick ni Madre Lirios, hindi si Vinci Lirios. Iba na talaga ang tiempo ng panahon. Noong buhay pa ako, ang hombre na taong bayani o patriotiko, hinahangaan binibilib. Pero ngayon, ang hinahangaan at binibilib, hindi patriotiko, kundi si patrimonyo, mga demonyo. I'm going to fall in love again. Oh, Milton, good. Sabi nga ng managwardya sibil, La patria que danunga honra a sus heroes no los merece. Sa Ingles, a country which that must honors its heroes that must deserve them. Sa Tagalog, kung talaga na national heroes ako, bakit sa 2 piso lang ako? Bakit ako ginagwardyahan dito mula umaga hanggang gabi na para na isang kriminal? Bakit? Sinbergwensa naman na ibon. Dapat sa inyo hindi na malaya na lumipad. Dapat sa inyo na kulungin. Ikaw bumata sa akin. Tama kaya si Gatrizal. Kulang na nga ba ang pagpapahalaga natin sa patriotismo? Hail! Long live America! Abuhay ang America! Dapat nga bang masahalaan natin ang mga patriotiko kaysa manlalaro ng basketball tulad ni Patrimonyo? Masikat na nga kaya si Joey na hindi Rizal kay Bayani na Casimiro? Bakit kailangan natin ng patriotismo o pagkamakabayan ngayon? Bakit? Una-una, sa Senado, pinasama yung nuclear weapons free Philippines na panukalang bata. Ayaw ng Amerikano yan. Dahil gusto nga nila, gawin tayong tambakan at garahin ng mga sandatang nuklear. Meron pa nga bang taong makabayan? Ngayon? Asaan? Pakituro. Sa isang eksklusibong pakikipanahan ng balita sa IBC, binatikos ni Senador Aquilino Pimentel Jr. ang posisyon ng ilang kongresista na pansamantalang ipagpaliban sa loob ng 6 buwan ang pagpasa ng anumang bill na may kaugnayan sa debt service cap habang hindi pa pumapasok sa bansa ang bagong salapi na manggagaling sa Philippine Aid Plan. Asa tayo sa sarili nating kayod. Yan ang pinakamaganda nating gawin. Think one of the things that we can do is to focus in on the payment so that yung pera na hindi lalabas sa bansa, dito na magagamit sa ating bansa. Mabuhay! 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 Ganyan pala ang pagkamakabayan o patriotismo. Ang pagpapakahirap para sa bayan. Ang pagpapaisang tabi ng ating mga makasarili at magkaibang hangarin upang itulok at isulok, kita, upang itiyak at isulong ang pinagkaisang interes ng bayan. Pwede nga tagal yan. Sabi nga ng 3 Mosquiteros o 3 Colombo, one for all and all for one. Sa Tagalog, mas mabuting maraming ulam para sa isang tao kaysa maraming tao para sa isang ulam. Gutom, sigurado ang aabutin nyo. Sapagkat tayo isa para sa atas, atas para sa isa. Unit kabayan, sino ba ang maaaring maging makabayan? Sundal lang ba tulad ni General Gregorio del Pilar? Manunulat at makatang tulad ni Gat Jose Rizal? Insurrectong tulad ni Dagohoy at Bonifacio? Politikong tulad ni Claro M. Recto? Claro ha, hindi ra. Claro.
Ano ang pamantayan para maturing na isang makabayan at patriotikong mama? What? Tapos lang 30 minutes? 10 bits yata ako dun ah. Di bali, may karugtong pa naman yan this week eh. Andrew, kita-kits ulit tayo bukas dito sa Retro TV. Here at Classic, pero bagong gimmick. Nang si Allen minsan ay nag-shopping kanyang bulsa, nagka-alta presyon, very shocking. Presyo ng bilihin, sobrang taas, sobrang mahal, budget niya'y nabitin. Ay, pakibaba, presyo ng galunggong, gatas at bigas, mantika at sabon, gulay, karne, asukal at kape, toothpaste, damit, ibang damit na di makamit-kamit. Merong sobrang napipilitan daw na kumain, minsan sa isang araw pag-uulam, kinakalimutan ang testong utang ng ating bayan ang may kasalanan. Ay, bakit kaya pilihin sa ngayon parang ginto presyong pampagutom? Trabahador, walang naiipon, kay daming batang pumapayat dahil sa malnutrisyon. Merong sobrang napibigitan daw na kumain agad, minsan lang sa isang araw pag-uulan, kinakalimutan ang testing utang ng ating bayan ng siyang may kasalanan. Ay, bakit kaya binigil sa ngayon parang dito presyong pampagutom? Kaya ba?